Kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. Ang Salita ng Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan, siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang ating dakilang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid sa pananampalataya, magandang araw po sa inyo. Lubos at magalang na pagbati sa inyo, puno ng panalangin at pasasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng TV Maria, lalo na itong Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa araw pong ito, ano ang mensahe ng Panginoon? Ganito po yan. Napakalungkot po ang pumunta sa lamay ng patay. Napakalungkot po ang makiisa o mag-join sa libing ng isang namatay. Lahat luhaan, lahat malungkot, lahat nangungulila, dahan-dahan ang lakad na kayuko, mabigat ang puso at damdamin. Bakit ko po mention ito? Kasi ito po ang atmosphere ng Ebanghelyo sa simula.
ang Panginoon naglalakad. Nasa lubong libing at hindi basta libing. Bakit hindi basta? Ang patay, binata, single. Patay na ang tatay. Ang natira lamang ay ang nanay na byuda. Ay paano na ang mangyayari dito? Byuda na, namatayan pa ng binatang anak. Ay sino mag-aasikaso sa kanya? Dating ang Panginoon. Kita ng Panginoon ang pagdadalamhati ng ina. Naawa ang Panginoon. Dito may lesson sa atin. Anong lesson na yan? Ang Panginoon Diyos ay maawain at malapit sa mga nangungulila, sa mga nabibigatan, sa mga merong mga mabibigat na suliranin. The Lord is close to the brokenhearted, katulad ng nanay na ito na brokenhearted kasi balo na namatayan pa ng kaisa-isang anak, bugtong na anak. Sino mag-aasikaso sa kanya? So, nung nakita ng Panginoon, naawa siya. Ayan, he was moved with pity for her. Naawa siya sa kanya. Napuno ng pamimigati at awa sa nanay na ito. At anong sinabi ng Panginoon? Do not weep. Huwag kang tumangis. Huwag kang umiyak. Ay natural lamang yun. Ilang beses na akong sumama sa sementeryo, ay iyakan blues. Iyakan blues. Pati ako, hindi ko kakilala yung inililibing ko, napapaiyak eh. Ang Panginoon pa na may pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang ginawa ng Panginoon, sinabi sa nanay, huwag kang tumangis, huwag kang umiyak. Hinawakan ang kabaong at sinabi, binata, bumangon ka. Ay bumangon ang patay, nabuhay muli. At anong ginawa ng Panginoon? Ibinigay ang nabuhay ng muling anak sa kanyang tuwang-tuwang ina at sila ay tuwan-tuwa sa milagrong ito ng Panginoon. Believe na believe ang mga tao. Ang sabi ng mga tao, ang Panginoon Diyos ay dumating sa ating piling. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang aral ng Ebanghelyo ito. Una, ang Panginoon ay nahahabag sa mga namimigati. Ang Panginoon ay malapit sa mga nabibigatan sa kalooban. At ang Panginoon ay handang dumamay, tumulong sa mga nabibigatan sa buhay. Mga kapatid, sino sa atin ang walang problema sa buhay? Sino sa atin ang hindi nabibigatan? Meron kang mapupuntahan at ito, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo handa sa anuman sandali na tanggapin ka, pakinggan ka, damayan ka, tumulong ka sapagkat ang awa ng Panginoon ay walang hanggan. Amen. Thank you.